شكراً. Thank you. The offering sweets. Again, we're here in the inside the historical place, and there's a coffee shop here. If you want to come. Hello guys, so nandito tayo ngayon sa Lydia's house daw. So coffee shop din siya. Kasi naunong bahay pa rin to. It's good thing na inaalaw nila tayo na makapasok sa ganito. At the same time, nagkakaroon tayo ng chance makita ko ano pa talaga yung bahay nila noon. And hanggang ngayon, eh, patuloy pa rin nilang ginagamit. Pero, coffee shop na nga lang. Hi, so ayan naman tayong... Hello! So... Justice. Para authentic na lang. Justice. 15 or 29. Thank you. The offering sweets. Nakakatawa yung mga bata guys kasi the offering sweets. And ayun lang. Diba ka lang magbayad? Diba ka lang sa station? Ayan. Irarum tu katmal hubbi zarat salati. So, pick a picture tayo. Hindi namin alam kung naingit ba sila kasi nagpa-picture kami. So yung mga katutubo rin nagpa-picture dun sa mga bata. Nakigaya rin. Nahihiya na siguro talaga sila, no? Na sumubok na magpa-picture dun sa mga bata. Kasi nagpa-picture ako, nagpa-picture dun sila. Bibigyan ba yun ng British? Ha? Binibigyan ba ng pera yung mga bata? Bigyan mo din ng KLD. Nagpa-picture ka sila. Bigyan mo ng KLD. Ang tigas. Ang tigas guys. Parang siyang ano. Parang tutsi roll. Tutsi coffee. So yun, hindi ko alam yung nasa likod tawa ng tawa. Ayan, babay naman yun. Ang galing.
Lumipat kami ng pwesto kasi medyo maingay doon yung ano, lugar. So ayan, meron tayo makakasama mga katutuburin. And it's so nice, they're so friendly. So naging English na. So ayan, meron din tayo makakasama dito mga katutubo. And ito yung background natin dito guys. And while waiting, nakakonto ka na ni Michael yung mga ano katutubo. Nagkala sila ng in common. So yung mga masasayang bagay pag nagkakaroon ka ng pagkakataon, makilala din yung mga locals kasi malam mo may common interest pala kayo. So magiging friends mo siya later on and who knows, diba? Maliit lang ang mundo. So it's better for us to be friends with anyone. Nagalit ang tamis, nauuhaw na ako. Mas kumain kami ng candy and it's more on caramel yung kinain namin. So, bilay ko tubig. A few minutes later. So, ayun, initin na natin yung order natin. So, dito tayo sa mga tenders. Pero yung pamaypay nila noon, so parang Pilipinas lang. Pastito. Ito yung pamaypay nila. So lahat ng mga naiinita may dala-dalang ganito. So kung sa Pilipinas, anahaw yung ginagamit natin dito sa Saudi Arabia, ganito na. Mas advanced. So yun lang. So nandito na yung chai namin. Kami magcha-chai na. One eternity later. Ayan, lagyan natin. Mainit ba? Isusubukan natin yung chai nila. Ito yung Chinese tea in English. So, ang in-order natin ay just tea. So, try yan. So, tikman natin. Ito yung authentic daw na sinuuna pang chai nila. Medyo painit. Pag-init natin, tikman na natin kung anong pagkakaiba sa mga normal chai. I-edit mo na lang. Mainit, pero nararasakan mo yung herbs and spices. Okay naman yung lasa. Medyo matapang nga lang compared sa mga normal chai o sa mga sinasarap sa atin. Mukha meron siya. Sinasabi ko na parang may kakaibang lasa yung pala. Kinorek tayo nung ano natin, nung kasama nating traveler. So ayan, meron daw rose water. So bulaklak ng rose yung nasa loob nito. Yung ba yung lasa nito? Bulaklak rose, rose water. Ah, sorry, rose water. Katas ng rose. Pati yung rose kinakatasan dito. Dito kasi sa Saudi Arabia at sa mga Arab countries, ang rose water, they call it a simple luxury. Kasi yan yung product nila, yung pagkatawag na white rose. Yung pagkatawag nila na rose of life. Because yun ang pinaka number one sa trade. Rose of? Rose of City of Taif. Taif? Yeah. Uy, may, it's in Saudi Arabia. May festival guys sa Taif.
I don't know. Or about, I don't know. The, so yeah. So soon abangan niyo si Mike sa vlog ko. Makakasama natin siya inshallah pag natuloy natin. So isa siya doon. So good thing may mga kasama tayo. And by the way guys, siya yung dahil sa kanya nakapunta kami rito. Siya yung una naka-discover nitong lugar. Kaya yun, sabi niya tara mag-chai-chai tayo. Eh sobrang init na tapos sabi niya tara mag-chai tayo. So good na try na raw namin. Tapos sabi namin hindi pa. So good. Ayos. This is, we call it a prominent house. It's a very historical area. And the owner of this one is came from the family of the Prophet. They said it's Prophet Muhammad, in according to the Muslim belief. According to the locals here behind me, and they tell me about the story of what's going on here in Saudi Arabia during the past 900 years or before the pre-Islamic era. This is really easy. Now they're talking about the changes of this country, that they are embracing the new era of the, we call it. So they're happy about it? Yeah, they are really glad. And some of these people are the artists, the local artists of this country. Some of the people, maybe I can mention the other names, but maybe you don't know. Because those are the famous here in, call it Hijaz City now, a present day Jeddah. At least sa mga ganitong paraan, nakikita rin nila nung wala dito sa Saudi Arabia, yung na hindi lang more on oil yung meron dito, di ba? Na meron din silang ibang... They had other hidden wealth, especially in arts and tradition. Now, they try to embrace now for everything, the future and their past. So now, they learn to enjoy what's in their past already. Very nice. And I'm so happy. And for my 20 years working in this country, so now I really believe there's a lot of changes what's happening here. Kaya, kasi si Michael nandito na siya for almost 20 years, kaya nakita niya yung pagbabago na nagaganap dito sa Saudi Arabia. And isa sa mga pagbabago yung pagkakaroon ng ganitong klaseng event, yung ino-open nila yung Saudi Arabia for tourism. And i-share sa buong mundo na hindi lang all yung meron sila. Sana ganito rin sa Pilipinas, hindi lang mga politiko yung meron sila. So yun lang. So inumin namin yung chai and at the same time, mauwi na rin kami after. Bye-bye. So yun, binibigyan tayo ng pagkain. So ano yan? Sweet ata ito eh. Kaya tayo ng Swiss. So, ano lang, tingnan natin ito. Binigay lang tayo sa ating top rate. Rice. Ha? Rice. Kano yun? Ang kano ito? Saudi. Ang sarap yun, kano. Tapos ito tinapay ko. Basta wala ka naman siya pa. At o***. Say sumakal. Nagul. Nasi ko na kumalisa rin mo. Tapos ito. Ito. Uy, parang ano to? Seco. Hindi, parang coconut. Tingnan natin kung lasa. Yung coconut nga siya. Tapos meron panlat. Ito mukha itong skim milk. Ang pinukunin siya. Ano nga? Coconut nga. Bukay. Cheese? Cheese? Ger, harim, dawamin, bas buwa, yumin. Parang gatas. Gatas. Udahi ramadan sa basa. Jadi mula. Chatmin. Tas? Pasap, pasap. Ano na? Abdullah. Pasap. Nalalasahan mo yung rose. Rose ano yun? Rose water. So yun. Masasabi ko lang, napaka-commodity ng mga lokal dito na nakasama namin. And ibang-iba dun sa mga tinuturo sa PIDOS at ibang-iba dun sa mga pananaw ng mga kapwa natin Pilipino dyan sa Pilipinas na akala nila pag-Saudi.
magulo pag Asaria, Arabo, mabaho pag Saudi. Basta nakakatakot, pero once na makasalamuhan mo sila, there's so many things na pwede nilang measure sa'yo na may matututunan ka. And ang isa sa mga gusto mo sa kasalaman, yung silang word of wisdom na minsan mapapisip ka, ah, ang tama nga. We're about to go na rin. Easy pa rin si Meg kung nagbago siya. So yan, natour ko na kayo dito sa bahay na to. So sinasas... What's this, sir? Ah, make strong, ha? Huh? But different taste. Ito ba yan? Not same, right? Iba, no? Bye-bye. Until next time, sir. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. So yun, dito na magtatapos tong vlog na to. Again, salamat. And bye-bye.